Hi mga karagara, welcome back to my vlog. So isa napaka-busy huling araw ni Kuragan dito sa Duha Qatar. Dumating na talaga yung araw na mamamaalam ako dito sa pag-garden na studio ko sa aking pagiging chismosa bilang beauty pageant vlogger. Nako, eto na mga karagara. Hihirit lang ako ng isang vlog sa huling araw ko dito sa Qatar dahil mamimiss ko ang pag-garden na to. sa pagipag-chismisan ko sa inyo, bitaw, oy, eto na yung latest na mga pa-cheek ka ba? Palabas na ng bagong patakaran, bagong batas ang Miss Supranational Organization kay natandog jud ang ilang ego na jud ang ilang pride bitaw gigil-gigil na kayo sila sa ginawa ni Maring Antonia sa pagsali sa Miss Universe Thailand 2023 na insulto jud sila mga karag-karag yung nararamdaman nila parang sinampal sila na parang inano siguro ni Maring Antonia na minor pageant lang ang Miss Supranational dahil sumabak si Maring Antonia sa Miss Universe Thailand 2023, di ba? Parang naisip ng Miss Supranational Organization, ano ba itong si Maring Antonia, anong tingin niya sa natin, pageant natin, minor lang. Maglagay tayo ng mga batas, mga rules sa sa mga kandidatang manalo sa corona na hindi sila pwedeng sumali pag 3 years pa, di ba? Kaya yan, delikado yun si Inday First Wangwang na mga karag-karag sa sa placement sa taon na to sa Miss Supranational 2020 dahil kay Maring Antonia. Dahil siguro sa inis ng organisasyon, di ba, sa naging desisyon ni ni Maring Antonia, da taga 100,000 US dollar, da wala na. Impas jud. Iwan ko ba rin kay Maring Antonia mga karag-karag no? Ang lakay ang ang taas na ng koronang nakuha niya, di ba? Miss Supra na yan eh. Tapos, hindi pa talaga siya kontento. Siguro nga, gusto talaga niya yung im na makauwi ng corona sa Thailand, sa pangatlong corona. Siya siguro yung tinadhana, pero dito na siya koronahan mga karag-karag. Yan lang yung masasabi ko. Kasi, alam mo naman, si Maring Haluda Universe, mag-check background niyan, tapos may pa-issue si Antonia nga, di ba? Sa Miss Supra National Organization about loyalty and trust, na na-trust-trust, good siya, yung laban. Bina pa ulit. Kung dili nila ibigay ka bina, ibigay na lang nila doon kay Katubay ito, may mo in English. Ay, abot lang. So maraming mga beauty pageant lovers, mga karag-karag, ang naging approve, sumang-ayon sa naging bagong patakaran sa Miss Supranational Organization na magpa-fine ng 100,000 US dollar yung mga kandidatang gusto pang sumabak sa mga international pageant, di ba? Pag sila reigning queen or mga first standard up yata yung niya. Tapos nakarating ito sa mga taga-Tacos din. Ay, na bravo-bravo gid sila mga karag-karag. Kasi nga si Maring Antonia talaga yung pinagbintangan nila na nag-iba yung organisasyon sa Miss Supranational Organization. Bakit sila ng patakaran na ganito? O di, impas ang Thailand. Tapos na yung pagiging sip-sip nila sa Miss Supranational Organization. Sa pagkapanalo ni Antonia, grabe biya po dilang placement sa Miss Supranational Organization. Hindi ba yun sila na left behind? Karon kawawa si Inday Wangwang na ako. Uy, nagmukha. Mulapit na rin siya magmukhang Michael Jackson yung hitsura ni Inday Wangwang sa laban na to sa Miss Supranational. Tapos, uy, si Maring Antonia, jud ang makaingon. Kahatsihon ko mga karag-karag. Kanakatabian jud di kuragan no pastilan. So yan ang mga karagarag yung masasabi niyo ngayon sa bagong patakaran na nilabas ng Miss Supranational Organization. Yung masasabi niyo mga karagarag? Sang ayon ba kayo na magpa-fine ng 100,000 US dollar yung mga kandidatang sasabak sa mga ibang pageant kayo na koronahan na sila sa Miss Supranational pero may naman dilagay naman sila na taon. Mag-ingay tayo sa comment section mga karagarag at kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa pang pag-good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel Kuragan Karag, ang babaeng lagi nagkarag-karag and see you in my next vlog sa Pinas na, di ba? And bye-bye!